Somos un grandito acá en Nueva York. Go at home, prepaid Wi-Fi. So, madali lang naman itong steps kung paano palakasin itong go at home, prepaid Wi-Fi. So, nakikita nyo, walang signal sa ating area ng globe. So, unang gagawin natin, mag-login tayo. Ito yung username at password sa ilalim ng router nyo. So, type natin. Then, login. And, na-connect na tayo. So, wala pa din yan. So, pag nag-fast.com tayo, napakabagal, no? Diba? So, kitang-kita nyo, sobrang bagal. So, pag ganyan, hindi na natin ipapakalaman. Lahat ng mga windows o walang internet. So, nag-load pa naman tayo. So, punta tayo sa device settings. Advanced settings. And, pinitin nyo itong router ulit. Yo. So, pagka pinit na ng router, nag-refresh na siya, papalitan natin itong nasa taas ng na 192.168.254.254. Papalitan natin yung router underscore settings ng frequency. So, nakita nyo, tatlo ang nakalock na Wi-Fi frequency. So, nag-refresh na yung mga siya, mga, ano natin, mga website. Mag-internet speed muna tayo. So, mabagal pa din. So, ngayon, ang gagawin natin habang inihintay natin yung fast.com ay uunahin natin, i-uncheck natin yung mga to. So, isa lang yung ititira nating band. So, susubukan natin yan isa-isa kung anong band dyan ang pinakamabilis. So, ngayon, nagpa-fast na tayo. Tignan natin kung ilang kbps o mbps to. So, as you can see, parang walang-wala ka. Ang tagal. So, okay. Huwag na natin pakilaman yan. I-apply na natin itong band 3. So, nag-refresh na yung wireless broadband connection status. So, wala pa ding signal. So, kahit i-ano natin yan, ifast.com, wala pa din. So, next band is band 28. Apply natin. So, ayan na. Meron na siyang signal, no? Tingnan natin kung gagana na yung fast.com. So, medyo gumana na. Pero, apakabagal pa din yan. 850 kbps. So, medyo napagal lalo. So, next band tayo. Ayoko lang ganyan kabagal. So, magpa-final na yan. So, kaya final yan. So, I think 730 kbps. So, band 41, apply. So, mag-refresh na uli yan.
pag-apply natin. Then, fast.com ulit tayo. Reload. So, pag ganyan napakabagal, zero pa din yan. Ulitin natin. So, ito yung pinagmulan tong 141 sa mabagal na signal. So, walang-wala. Ulitin natin yung band 3. So, ayun, no? 150 kbps. So, kanina, hindi natin na ayos tong ano. So, I think nag-refresh pa yung system. So, bagal niyan. Ayaw ko ng ganyan. So, apply na natin ulit itong band 3. Paganto-ganto lang. At, alamin natin kung ano, gano'n pa tayo kalakas. So, ito na. Nasa band 3 tayo. And you see kasi wala pa din. Ayan, meron na. Saka tayo mag fast.com. So, sana Mbps na to. Mbps na sana. So, yan na. Napakabilis na ng ating Wi-Fi. Compare natin kanina. No, 19 Mbps. So, ilalaklak natin siya dito sa band 3. So, pag nakatatlong frequency lock yan, mabagal talaga yan. Kasi, nahati-hati yan sa tatlo. Imagine mo, 17 plus 680 kbps, tapos 0. Di-divide sa 3. So, mabagal yan. Kasi, namimili yung frequency kung saan yung gusto. So, kung nakalock nito sa isa, ito lang siya. Hindi siya lilipat sa ibang band. So, thank you guys. Thank you guys for watching.